May si ma'am. Ano tayo dito, may bisita si Ma'am Arlene Umanya, pero representative lang siya. Kasi yung OFW talaga ay si Jenny Francisco, nasa Kingdom of Saudi Arabia. Kaya siya andito para humingi ng tulong dahil eto na naman, Idol, yung katulad nga ng mga nakaraang mga reklamo, yung kanyang, kaano-ano nyo po itong si Jenny, pinsan. Yung kanyang pinsan ay laging nagpapadala ng pera dito sa kanyang kasintahan. Na si Danilo. At nakilala lang sa Facebook. Opo. Okay. Ma'am Arlene, magandang hapon. Salamat magandang po sa pagpunta. Magandang hapon po, sir. Eh, ano nangyari? Pinadala niya ng pera palagi itong si Jenny na pinsan niyo, itong si Danilo. Ngayon, hindi na tuloy yung relasyon, putol na at gustong bawiin yung pera. Opo, eh, opo sir, kasi nahalata niya na pinipirahan lang po siya. Kasi ang usapan, kasi huli ko na nalaman sir, nilihim kasi ng pinsan ko. Ang nakaalam po talaga ng mga marami, yung kaibigan niya na bagong dating, nakasama niya doon sa Saudi. Paano siya naloko nito? Pinakilala po ng tiyahin. Ang tiyahin kasi naging kaibigan niya doon sa Saudi po. Tapos okay. Po, naging ano-ano sila sa Facebook hanggang sila yata. Tapos may, ang sabi ng lalaki, magpadala ka ng pera, ipagawa ko yung bahay, pag ano, dito ka diretso sa akin. Kaya nagpadala naman itong pinsan ko. Hindi, at ano nangyari? Ay, ang nangyari, marami daw hinihingi yung lalaki. Buwan-buwan, sabi niya, magpadala ka sa akin allowance. Tapos, nanghihingi pa ng mga alahas, sir, isang set. Sus! Sir, ambisyoso. So, ngayon, iniwan na siya nitong si Danilo. Opo, tapos may mga banta pa po, sir. Okay, Mr. Danilo Nieto, magandang hapon, sir. Sir. Hello, hello po. Sir Danilo, itong si Miss Francisco, eh ang dami mo na palang nahutot na pera sa kanya, pakibalik na lang daw. Actually po, sir, ano eh. May babalik naman po, sir. Ang akin lang po, bakit ganun po yung mga kwento niya? O sige, ano po yung tunay na kwento para sa inyo? Kasi po ganito yun, sir. Sige po. Yung mga pinapadala niya po, hindi ko po inuutang sa kanya yun o hinihingi po. Ano yun? Bali po, ano po, may plano po kasi kami, pag-uwi niya po, magsasama po kami. Okay. Ano yun po. Tapos ang sabi niya po, lahat po ng pinapadala niya, iponin po namin sa bangko. Okay. Kasi hindi ka ako, mas maganda. Okay. Sabi ko pong ganun. Tapos po noon, mga lumipas na yon, yung mga pinapadala niya po sa akin, binabudget niya lang din po para doon po sa anak niya. So in short, anong nangyari, nangyari po doon sa mga perang pinapadala niya po sa inyo na para sa future niyo sana ng dalawa? Anong nangyari doon? Bali po, ano, yung pinapadala niya po sa akin, alam niya man po na wala niya, wala po ako trabaho, pinapadala niya po ako, tapos sabi, eto, yan, papadala niya kita pang gastos, ganyan. Mm-hmm. Okay. So, ngayon, hindi na kayo magkatuluyan. Ba't hindi kayo nagkatuluyan? Miss Jenny? Miss Jenny? Po, sir? Okay. Eh, ba't hindi kayo nagkatuluyan ni Danilo? Ano nangyari? Break na ako kayo? Po, sir. Kasi sinungaling po siya. Hindi niya po sinunod yung pinangako niya sa akin. Ano po yung pangako? Una na po, ang padalhan ko na po siya ng pera para ibili doon ng gamit. Ang first month po, hindi, sabi niya, ibangko, hindi niya po binangko. Noong load na buwan, padala ako ng ulit, may padalhan. Sabi ko, okay, padala pa ako sahod. Yes, sandali, ma'am, excuse me. Ma'am, kayo ba'y magka-relasyon pa rin ni Danilo, hindi na? Wala na po, sir. Bakit po? Ano nangyari? Kasi po, hinahanapan ko po siya ng pera kung saan. Eh, ang tanong niya sa akin, sir, wala na, ubos na daw. Masakit para sa akin, sir. Of course. Mga magkano pong napadala nyo, Ma'am Jenny, kay Danilo, lahat-lahat? 41,000 plus po, sir. Ubus na yun. 41,235. Eksaktong 41,235. So, yun ang dahilan kung bakit ka nakipag-break sa kanya. Kasi nung hanapan mo siya ng pera na akala mo ibinabangko niya, wala na pala. Kaya nakipag-break ka. So, nahalata mo na niloloko ka lang niya. Sir, kasi sabi ko, andyan na po ang buong pera, ibili mo ng gamit. Ang sagot, kasama daw, hindi daw pwede sa mga bata sa makaamoy daw ng mga siminto o gamit, maano daw. Okay, pero Ma'am Jenny, nasabi niya sa akin ngayon lang, na wala raw kasi siyang trabaho, pinanggastos-gastos niya. Ay, yun ang pangako niya, ibili agad, sir. Hindi po sa rason niya, ibili po. Siya po mismo nagsabi na, ganito. Sandali, Danilo, binata ka ba? Opo, sir. Okay.
So, Ma'am Jenny, ayaw mo na sa kay Danilo? Ayaw na po, sir. Kasi nung time na yun, last December, minura na po ako noon. Masakit po ang mula sa akin, umiyak po ako. Tapos, pagkahapon dito, tumawag po ako. Ang sagot niya sa akin, ang lakas ng tawa niya, sir. Sabi niya, wala ng pera mo. Maluko kita. Sabi niya, pinapirahan lang kita. Ah, sinabi niya yun? Dito, sir. Oh, masakit yun. Danilo? No, gawa-gawa na lang po yun. Okay. Pero ikaw, Danilo, hindi willing ka pa rin makipagbalikan kay Jenny? Eh, sa akin naman po, sir, kung gusto niya po, okay lang po sa akin. Actually, hanggang ngayon, may naramdaman pa naman po ako sa kanya. Hindi ko naman po siya niloko, sir. Eh. Oh, so meron ka parang naramdaman sa kanya. Jenny, ikaw ba may naramdaman din kay Danilo? Wala na po akong naramdaman, sir, kasi pera ang naramdaman niya para sa akin. Okay. Danilo. Totoo yun, sir. So ikaw, meron parang naramdaman kay Jenny. Kailan si Jenny, wala nang naramdaman sa'yo. Ang tanong ko, Danilo, ilan na bang babae ang nasabihan mo na meron kang naramdaman sa kanila dahil nagbigay sila ng pera sa'yo? So actually, sa kanya lang po. Tinanggap po nga po siya, lahat po tinanggap po sa kanya. Anak niya, may asawa siya. Sabi nga po niya sa akin, hiwalay na po daw sila ng asawa niya. Gustong-gusto nga daw po niya kuhanin yung anak niya doon. Ngayon po, sabi ko po sa kanya, o sige, pag-uwi mo doon, umuwi ka sa inyo, kausapin yung anak mo, tapos pag-uwi mo dito, sama mo, pahimilig ka ako, magsama po ka ako tayo dito. Sabi ko pong gano'n. Paano kayo nagkakilala, Danilo? Sa ano po, bali po yung tita ko po, tsaka po siya, malapit lang po yung pinapasukan nila sa isa't isa. So, ngayon po, nakilala niya po ako sa tita ko. Okay, hindi pa ba kayo nakita in person? Hindi pa po, sir. Ah, sa Facebook lang. Eh, Ma'am Jenny, bakit ganun? Sa Facebook pa lang kayong nagkakilala at nag-uusap through chat or messenger, eh, ba't nagpadala ka na agad ng ganung kalaking pera? Kaya nga, sir, kasalanan ko rin. Hindi ko pa siya lubos nakakilala? Hindi ko pa siya kilala, sir. Tapos, okay, pero Ma'am Jenny, yung plano niya po, sir, bawi-bawi, sir. Hindi po totoo yung plano niya. Kasi po, sir, pera po ang gusto niya sa akin. Nabihan niya pa nga ako. Gusto niya kunin ang bata ko, sir, kasi nakahati ko daw ang pera niya sa anak ko. Okay, pero Ma'am Jenny, sorry ha. Kailangan magsalita rin ako para maging patas naman ako rito. Ano po? Ito'y hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga OFW natin. Dahil maraming mga OFW nakikinig sa atin ngayon, Nins, at napupunta sa ganitong klaseng sitwasyon na naluloko sila in the end. Ma'am, hindi dapat kayo nagpapadala ng perang pinaghihirapan ninyo sa mga taong hindi nyo pa nakikilala o hindi nyo pa lubos nakilala at nakilala nyo lamang sa Facebook at ginagamitan lamang kayo ng mga matatamis na mga pananalita sa pamagitan ng Facebook. Huwag ho kayo magpapaniwala. Huwag nyo pong bitiwan ang hard-earned money ninyo hanggat hindi kayo nakasiguro na yung taong yon na nakilala ninyo ay talagang tunay na nagmamahal sa inyo at kayo'y pakakasalan o pakikisamahan pag-uwi ninyo. Ang nangyayari po kasi, Nins, madalas, konting ano lang, bola-bola sa Facebook, pinapadala nyo na agad lahat-lahat ng pera ninyo, lahat ng kabuhayan ninyo. Diba? Binibigay nyo na agad. Sa halip na ipapadala nyo sa pamilya nyo, pati pamilya nyo nagugutom, pinapadala nyo doon sa mga nakikilala nyo lalaki na in the end, kayo ay lulukohin lang. Marami pong mga manluloko ngayon, ma'am. Napakarami. Napakaraming mga lalaki na nabubuhay ngayon dahil sa panluloko sa mga OFW. Napakaraming mga lalaki ngayon dito sa Pilipinas at hindi sa Pilipinas, maging saan man parte ng mundo, ang kanilang ikinabubuhay ay lokohin ang mga OFW, manghutot na mga pera na pinaghirapan ng mga OFW. Kaya ingat po kayo mga OFW. Marami mga katulad ni Danilo. Hindi lang si Danilo nag-iisa. Napakarami nila, libo-libo. Kung legal nga lang sana, kung pwede lang patayin ang mga taong ito, ang sarap patayin eh. Ang sarap pumatay ng tao. Kung hindi lang kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng, sa batas ng tao, ang sarap patayin yung mga taong tulad ni Danilo. Kaya lang bawal eh. Hindi pwede. Pero kung pwede lang, marami na sanang napatay na tao.
Tsaka kadalasan OFW yung nabibiktima kasi alam nila vulnerable, malayo sa pamilya. Exactly. Kailangan na makakausap. So doon sila pumapasok. Doon eh, dahil alam nila ito mga OFW natin malulungkot. Oo. Wala silang pinaka-outlet. Kailangan ng kausap. Eh exactly. Minsan yung partner nila, asawa nila medyo busy rin, mga anak busy rin. Yes. So doon nila ngayon kumbaga doon ang outlet. Naibubuhos yung kanilang kalungkutan. Yes. Kasi itong kalungkutan nila ipinupunuan nitong mga manluloko because this manluloko, they will tell this lonely OFW what these OFWs want to hear. Kung anong gusto marinig ng mga OFW, sinasabi nila. Pinifeed nila mga OFW natin ng mga gustong-gustong marinig. Mm-mm. Tama. Diba? Mapakinggan nito mga OFW. At kapag napakinggan ng mga OFW itong mga pinagsasabi nila, ayun na, bibigay na. Yung pala mga paasa din sila. Paasa na. Mm-mm. Kaya alam mo Danilo, Mr. Danilo Nieto? Opo, sir. Kung hindi lang sana, sabi ko nga kanina, kung hindi lang talaga kasalanan sa mata ng Diyos, sa batas ng Diyos, sa batas ng taong pumatay, ng mga manluloko ng OFW, ang sarap mong patayin, sir. Nga, actually sir. Po, sir, hindi ko naman po talaga niloko yan, sir. Actually, hinihintay ko lang din po umuwi yan kasi po may usapan po kami yan. Magsasama po kami pag-uwi niya. May mga plano na po kami. Okay. So, willing ka pa rin na pag-uwi niya at pakasalan siya? Actually, sir, hindi po maikakasal po kasi kasal po yan sa asawa niya. Yan po yung sabi niyo sa akin na hiwalay na raw po silang dalawa ng asawa niya. Ah, sandali lang. Jenny. Sir. Ma'am Jenny, ikaw ba ay kasal sa iyong mister at hindi pa anal yung inyong kasal? Kasal po, sir. Kasal? Kasal po, sir, sa bahay ni anak ko kami. Ay, nako. Hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng pakasalin ni Danilo hangga't hindi pa anal yung inyong kasal. Opo. May problema ka rin, ma'am. So, anong gusto mong mangyari? Magsasama lang kayo ni Danilo pagdating mo rito? Hindi po, sir. Wala na po kami. Ang gusto ko lang hindi, po, ma'am, sir, ma'am, na... Hindi, ma'am, sandali lang, ma'am. Excuse me po. Sandali lang po. Hindi, kasi patas po ako rito. So, anong ina-expect mo kay Danilo? Kasi ito, siya willing pa rin daw makisama sa iyo. Sir, wala na. Last year yung December, sir, yung minoran niya ako ng masakit, sir, at yung siningil ko po siya tungkol sa pera, sir, yun po ang sabi niya sa akin. Wala na po yun, sir. Wala na pa akong nararamdaman. Pero wala ka nararamdaman. Pero si Danilo, meron pa rin daw nararamdaman sa iyo. Balik na po ako sa anak ko, sir. Pamilya ko, sir. Eh baka naman, ma'am, kasi all of a sudden, nagising ka na lang porkit nagising ka lang sa katotohanan. Oops! Mali pala ito ginawa ko. Akin yung pera ko. Eh, wag naman ganun. Dapat kuminsan, panindigan mo yung naging kasalanan. Kumbaga, di ba? Charge to experience, ika nga. Kuminsan, sir, kailangan. Sandali lang, ma'am, kasi kuminsan, di ba, dapat yung mga ginawa nating kasalanan, tanggapin natin yun, masakit man, dahil yun ang magbibigay sa atin ng karanasan sa buhay para next time hindi na maulit yun at magiging mature na tayo. Di ba? It will help us mature. And it will make us very, very careful in our next actions. Parang that's the price you have to pay. Exactly. Thank you. Di ba, ma'am? I'm sorry, ma'am. I cannot help you. I'm sorry po, Ma'am Arlene. Kasi itong si lalaki, willing pa pala makipagbalikan. Eh si ma'am ayaw lang. Kasi si ma'am pala, nagising lang siya sa katotohanan dahil namura lang siya. Eh kasama naman talaga sa relasyon yan kung minsan, ma'am, na kayo'y mag-aaway. Natural lang yan. Hindi naman pwedeng kayo ay palaging sweet. At saka isa may mga arguments talaga, hindi maiwasan. At saka isa pa pala, Ma'am Jenny, ikaw ay kasal pa pala sa iyong mister at hindi pa annulled. So ano pong ini-expect mo kay Danilo? Diba? Sana hinintay mo muna na ma-annulled yung kasal mo sa yung mister bago ka nakipagrelasyon kay Danilo kung talagang seryoso ang, diba, ang gusto mong relasyon sa taong ito. Sorry, ma'am, I cannot help you. Tama si Nina, charge to, ano yun? Yeah, that's the price you have to pay. Danilo. So, sabi mo, talagang desidido kang magkikipagrelasyon pa rin sana talaga kay Jenny. Opo, yun po gusto ko. Nung buhat po na... Kaya lang, baka naman gusto mo tuloy-tuloy pang ipagkipagrelasyon para tuloy-tuloy ka pa rin manghutot ng pera. Sir, hindi po yun ang pakay ko, sir.
Ha? Bakit wala kang trabaho, sir? Sir, actually po, may trabaho po. Eh ngayon po, humina po yung kumpanyang pinapasukan ko. Kaya, ilang buwan ka na walang trabaho, sir? Ilang buwan ka na walang trabaho? Mga ano po, sir? Alos po mga... Nung naging kami po niyan, ang naging trabaho ko po, putol-putol lang po. Kaya nga, ilang buwan na ho kayo walang trabaho? Matagal na rin po, halos almost half a year po. Okay, so ibig sabihin, nung wala kang trabaho, umaasa ka na lang sa panghuhutot ng pera kay Jenny. Actually, ang bumubuhay po, pala sa iyo, yung mga perang nahuhutot mo kay Jenny. Tama. Yun naman talaga yun, sir. Diretso na tayo magsalita dito. Opo, sir. Okay, at okay na. At least, sinamin mo na. Sige, so nabubuhay ka doon sa pera na hutot mo kay Jenny nung ikaw na walang trabaho. Alam mo, kung pwede lang magmura, kung wala lang MTRCB, minura-mura kita, hindi makain ng aso. Kaya sir, lang, pwede magsalita, sir. Oh, sige, huwag kang magmura, ma'am. Ay, hindi po. Sige. Kasi po, sir, may isang OFW din pala yan na girlfriend. Ganon din ang ginawa niya. Ay, naku. Tapos nangingi, hindi daw siya magpakasal pag walang 100,000. OFW. Danilo! Bleep! Hello, sir. Bleep! Bleep! Oh, yung tatlong bleep na yan, mura yun. Danilo. Ha? Na-high blood na ako sa'yo. Bleep! Daanin mo na lang sa biro. Gusto ko na talaga. Direk, nandiyan ba yung bleeper natin? Sige. Hindi, naka-ready na ba? Naka-ready na yung bleep. Mumurahin ko lang ito eh. Ay, hindi pa daw naka-ready. Hindi pa ready? So, hindi. Pasalamat ka, Danilo. Eh, hindi pa pala ready yung bleeper namin. Hindi pa kita mamumura. Walang hiyatal. So, ibig sabihin, meron na po pala naloko to, ma'am? Opo, sir. Hindi lang si Jenny. Paano mo nalaman? Yung kasama ko po kasi yung kasama ni Jenny sa ano sa Saudi. Umuwi lang nung September. Tapos... Alam ni Jenny to? Opo, alam. Kailan nalaman ni Jenny? Bago lang? Bago lang po. So, ibig sabihin... Kakilala po ng kaibigan ni Jenny. May nakapagsabi kay Jenny? Opo. So, yun siguro dahil lang Jenny. Kaya nga, dahil may nagsabi sa'yo na manluloko yan... Kaya nagbuitaw ka na. Tama lang. At least, alam mo na agad pala na manluloko to. So, Danilo, sir, merong trabaho mo pala talaga ang manloko ng mga OFW. Sir, yan po sinasabi po ni Rowena, wake po na yan. Actually po, hindi po totoo yun. May patunay po ako dyan. Ano ay, patunay mo? Yan nga pong si Wing po na yan. Malaki din po ang utang niya kay Jenny. Ngayon po, sabi po sa akin ni... Ano pangalan po ng babae na inloko niya noon? Ay, hindi ko. Ano po, sir, si Wing kasi po ang nakakaalam lahat niyan. So, meron siya niloko? Magkano naloko niya? Malaki din daw po kasi nung nag-request daw po siya ng 100,000 na hindi kaya ng babae, hindi daw po siya magpakasal. Oh, sabi ko sa inyo eh. Ganun talaga ito. May mga tao talagang... OFW daw po ang hinahunting lang. OFW ang hinahunting? Para manopirahan. Kilabot ng mga OFW pala. Kilabot ng mga OFW. Maraming katulad ni Danilo, hindi lang si Danilo. Uh-oh. Akala nyo? Okay. Kaya mag-ingat talaga kayo. Danilo. Sir. Isoli mo na lang siguro yung pera eh. Ganun. Meron ka pala dating naloko na eh. Manluloko pala talaga. Magkano may isoli mo, Danilo? Actually, sir, ko yun po ang paniniwala niya. Ganun na lang din po mangyayari po siguro. Magkano? Magkano masusoli mo? Ay, hindi ko po masasabi, sir. Basta ako po eh, basta pagka nagkaroon, eh, okay. Mabayaran na lang po para wala na rin. Wala ka bang mga ano diyan, relo? Alahas, ano ba? Mga gamit? Actually, sir, wala po. Wala talaga? Wala po akong relo, wala po akong ano. Kahit alahas po, wala, sir. Motorsiklo, wala? Wala din, sir. Walang-wala ka talaga? Cellphone. Wala po talaga, sir. Cellphone. Anong cellphone mo? Ito po, yung mumurahin lang po. Wala talagang pag-asa. Walang mahila. Yung cellphone na yan, sir, galing kay Jenny yan. Oh, wala pala talaga tayong maasahan dito. Wala talaga. Eh, pasensya na talaga. Wala talaga. Eh, ngipin mo. Wala ka bang ginto na ngipin dyan? Pustiso mo. Yung pustiso mo, ano ba? Crown? Ha? Ano lang po siya, sir. Plastic lang po. De, yung ano, ibenta mo na yung organ mo. Jesus, Mario Josep. Yung bibili ng mga kidney. Ano? Sige. Commercial break. Commercial break lang tayo. Danilo, wala nang pag-asa. Sige, salamat na lang sa iyo. Usap lang tayo after the news break. All right. Sasakit ang ulo ko rito.